Hi guys, welcome to my YouTube channel. So dito tayo magtitesting tayo ng ako na. Hindi. Hoyama Japan. Ito bagong labas na welding machine na to. Titestingin natin kung maganda yung ano niya, tawag nito yung lakas ng amperahe niya. Anong rad yan? 6013. Ititestin niya sa 6013. Yan. Magandang umaga po. Andito tayo ngayon sa panibago kong vlog. Kaya tinitesting na yung Hoyama Japan. Ay bago pa lang to sa paningin ko, titestingin natin kung maganda talaga yung ano niya. Yung servisyo sa welding. Katirahin mo ng amplat. Ang amperahe niya ano? Ang amperahe niya 130. Yan. Ganun dapat pag kayong bumili ng hindi nyo gaano kilala na welding machine, kailangan testingin nyo ng mahaba talaga. Kailangan bago nyo bilhin, pakaubos kayo ng mga dalawang welding rod, iba-ibang klase welding rod, para sure bull talaga bago nyo iuwi sa bahay nyo. Tulad nito, tinisting ko dito sa bahay, nililibir sa akin. Ayan, tinitisting ko. Titingnan natin yung tunaw niya. 6013 yun mga ka-welding. Yan ang ano, 6013 natin sa 6013. Oh, 6011 tapos 7080 na 18. Oh, tapos na, titingnan natin. Tingin mo nga. Eh, may paniktik yan. Yan, titistigin natin para makita nyo ang servisyo ng Hoyama Japan. Magandang klaseng welding machine to. Yan. Dapat ganun, tistig yan bago nyo pag hindi nyo kilala yung welding machine. Tisting nyo siya ng ganyan kahaba, tapos kailangan buo yung tunaw. Yan. Magandang tunaw nyo. Oh. Makintab. Yan. Tapos, baliktarin mo. Ang itira mo naman na welding rod 60 ano, 7018. Baguhin mo yung amperahe mo. Yung amperahe mo ano, kanina sa 3C 130.1 ang amperahe niya. 13.1. Yan. Magandang klaseng Hoyama to. Hoyama Japan. Yan. I ano mo, subok mo tong ano. Oops, 196. 60 ano, 7018. Ang laki ng 7018 ano. 18. Yan, ganun dapat pag nag-testing kayo ng hindi nyo kilalang welding machine. Yan, para malaman nyo kung gaano kalakas talagang amperahe nya, kung tatagal ba talaga siya sa mga project nyo. Magandang klase itong Hoyama Japan. Maganda gamitin no, kahit anong klase welding rod. Yan.
Pag itong binili nyo yung ano, Huyoma Japan, eh talagang hindi makumrobima ang welder dito. Dahil ang ganda ay hagod siya oh. Hindi siya gaano matilamsik. Tahimik na welding machine. Oh. Yan guys, mga ka-welding, ganun dapat ang bilhin yung welding machine, yung Huyoma Japan. Ang ganda tumunaw. Oh, tingnan nyo. 7018 niya na 18. Tingnan nyo yung ano nyo. Yep, wag muna. Yung guhit nyo, ang ganda ng lusaw. Oh, oh. Mga ka-welding, oh. Pero dapat ang ano gawin nyo bago nyo bayaran yung welding machine, testing yung ganung kahaba. Para pag inuwi mo sa bahay mo, maganda yung ano, yung magiging serbisyo nung binili mong welding machine. Katulad itong Huyoma Japan. Talagang maganda siya, maganda yung serbisyo niyan. Maganda serbisyo nitong welding machine na to. Yan. Kombinasyon siya ng ano ng TIG machine. May G-Tow siya, Art Welding. Yan, dalawa siya. Magandang klase, 300 amperes. Yan, mga ka-welding, ayan o. Suwabi-suwabi yan pag yan ang binili nyo. Hindi kayo lugi dyan sa halaga ng ganun. Up, tiktikin mo nga. Yan. Oh. Napakaganda. Oh. Oh, ang lambot ng plugs niya oh. Oh. Oh, di ba? Ang ganda mga ka-welding. Ganito lang bilhin yung mga welding machine, magandang klase ng welding machine 'to. Huyoma Japan. 300 amperes. Yan. Ang ganda niya oh. Oh. Makikita na yan, hindi pa in-steel brush yan. Huwag mo na steel brush. Steel brush. Yan. Yan ang nag-testing. Si Ronald Torres. Isang professional welder. TIG welder din yan. Kapares lang kami kategori yan. Sa susunod na linggo na naman, titestingin namin yung TIG gun. TIG machine. Yung tinisting muna namin yung ano yung Art Welding muna. So yan mga gandang klase ng welding machine ng mga ka-welding. Yan. Huyoma Japan. Pag yan bumili kayo ng mga ano ito, magandang klase welding machine to. Hindi kayo lugi dito pag itong binili nyo. Magandang serbisyo nitong welding machine na to. Yan, tinisting ko na dito sa bahay ko. Yan, binili ko to sa ano, online lang. Bago nyo tanggapin, testing nyo muna. Yan, tingnan nyo yung testing niyan, ang ganda. Yan. Yan, pag nag-ano kayo, pag bumili kayo ng ganun mga welding machine, hindi nyo gaano kilala pa, testingin nyo muna. Para pag uwi mo, halimbawa pumunta kayo doon sa bilya, testingin nyo muna ng mahaba. Huwag yung i-spark lang yung ano mga. Katulad nung gagawin na ganito, karamihan kasi pag bumibili, i-try mo itong ano. Papa-spark nila yung welding. Kailangan i-full weld nyo dahil yun ang kailangan natin ng mga mamimili. Yung testing niya, kailangan ano yung ipapa-full weld mo talaga, hindi yung katulad niya, igaganon lang, oh, i-spark lang. I-spark lang nga siya. Yan, ganyan-ganyan lang. Yan, kailangan i-testing nyo talaga, katulad nitong ipu-full weld mo siya. Yan. Maganda. Ganun ang dapat na pag-testing bago nyo bayaran yung bibili nyo welding machine. Full weld nyo muna siya. Nang ganun kahaba. Full weld mo na ang haba ng plate, kailangan isang welding rod ang ubusin mo. Yan. Doon yung malalaman kung mahina ang welding machine. Mga ka-welding.
ganun lang ang timbre ko sa inyo na gusto nyo bumili ng welding machine tulad itong Hyuma. Hyuma, Japan. Bago ko binayaran niya, tinisting ko muna. Ayan o, tingnan nyo ang lusaw niyan. Oh. Magandang klaseng welding machine to. Ganito na lang bilihin nyo. Magandang klase to, kaya ito na ang pinili ko, maganda. Talagang mahaba-habang servisyo nito dahil ang kadalasan kasi na pinupulwil ko sa site, mga ano, tubo. Tubo, tapos TIG. Kaya ang testing naman ito, sunod na linggo, ang ano niya, titestingin ko naman yung TIG niya. Dahil kombinisyon kasi itong binili ko eh. Magkasama siya, Jitao. Tapos, Art Welding. Yan lang, hanggang dito lang muna yung video ko. Maka welding. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like at mag-share. At huwag nyo kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga vlog. Hanggang nyo lang. Bye-bye na, ka-welding.